know everyone, lagyan po natin ng butter or margarine itong molder. Pwede rin po tayong gumamit dito ng cooking oil. Ngayon naman, itong ating 2 cups na glutinous rice flour ay lagyan po natin ng 3/4 cup na tubig. Kung medyo dry pa po, ay pwede nyong dagdagan pa ng at least 1 tablespoon. Ang consistency po na kailangan natin dito ay para lamang sa palitaw. So hindi po masyadong malambot at hindi naman kailangan din na dry. Pwede po natin gamitan ng kamay para po mas mabilis natin itong magawa na parang dough. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago po kayo sa Facebook page, ay welcome na welcome po kayo. Ganon din po sa ating YouTube channel. At kung dati naman, ay syempre welcome back. Kaya naman, huwag niyo pong kalimutan mag-follow at mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga bagong upload na recipe. Marami po tayong mga simple at pinadaling recipe dito sa Yudelmo's Kitchen na yung iba ay pwede rin pong pang-negosyo idea. Kaya follow lang po sa ating mga video. Ngayon naman po ay ito na at nagawa na natin siyang parang dough. Ngayon naman po ay kumuha tayo ng at least 30 grams or depende po sa size na inyong gusto. Pwede rin po kayong gumamit dito ng tablespoon or kahit anong sukatan para po pantay-pantay ang laki ng ating gagawin. Bibilugin lamang po sa mga kamay at medyo palalimin natin yung gitna para sa paglalagay ng ating palaman. Ang palaman po natin ay yung bukayo. Ang recipe po nitong ating bukayo ay ilalagay ko dito sa description. Napakasarap po ng recipe na ito at pwedeng-pwede nyong idagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Mabilis lamang gawin, konti lamang ang kailangan na puhunan. At higit sa lahat, madaling hanapin ang mga ingredients. So ayan, atin naman pong ibibilog ng ganito. Isilt po natin mabuti para hindi po lumabas yung ating palaman na bukayo. At ngayon naman ay ilagay natin dito sa molder na nilagyan natin ng butter kanina. So ayan, ganyan lamang po at uulit-ulitin lamang natin hanggang sa matapos. At para naman po sa ating supporters day ay magkita-kita po tayong muli. Ito po ay aming ginagawa every month bilang pasasalamat sa walang sawa niyong suporta sa Yudelmo's Kitchen. Nagpaparapod po kami at namamahagi ng konting papremyo para makapagbalik ng konting kasiyahan sa mga walang sawang nanonood sa Yudelmo's Kitchen. So ayan, ngayon naman po, kapag natapos na natin, ay magpakulo po tayo ng tubig sa isang kaserola or sa steamer. Ganito po kasi yung ginagamit ko na steamer pag konti lang yung aking niluluto. Takpan lang po natin hanggang sa kumulo. At once na kumulo na, ay i-arrange na po natin dito yung mga molder. Kung ayaw nyo pong gumamit ng plastic, ay pwede po kayong gumamit ng mga ceramics or stainless steel na molder. So ayan, once na i-arrange na po natin dito, ay muli nating tatakpan. At atin lang po itong i-steam ng 15 minutes. Ganun lamang po kabilis. 15 minutes lamang po at maya-maya lang, meron na kayong kakanin. At habang hinihintay po natin ito na maluto ay mag-comment lamang kayo dito sa baba at isama nyo na kung kayo ay taga saan para po sa ating pag-shoutout. At pagkaraan po ng 15 minutes ay ito na, luto na naman ang isang panibagong kakanin na naman na ating ginawa dito sa glutinous rice. So ayan, tanggalin lamang po natin dito sa ating steamer at ating palamigin. Ngayon naman ay atin ang i-unmold. At para naman po sa mga masisipag mag-share at mag-tag, meron po tayong nakalaan ng mga konting papremyo kapag Supporters Day. So ayan, kung sinisipag po kayo, itag nyo na sa comment section ang inyong mga friends at baka kayo na po ang mapipili sa susunod na best tagger or best sharer ng ating mga video. After naman po nating ma-unmold ay atin naman lagyan ng dahon ng saging para kung ibebenta po natin ay dire-diretso na yung ating pagdampot. So ayan, magandang design din po ito at syempre nakakadagdag pa ng lasa para dito sa ating kakanin. Mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nanonood sa Yudelmo's Kitchen. Magkita-kita po tayo sa August 28, 10 AM Pinas time. Kaya naman, ito na po ang ating masarap na kakanin. At syempre, pwedeng-pwede nyo rin po itong ilagay sa mga ganitong tub kung inyo pong ibebenta para isahan na lang, isahang abutan kay customer. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!